episode. Source. I really am kind of out of this one. Because honestly, like I said, I need to read more. I don't know what to do. But Casey, if it happens to you, what will you do? Nah, that. What well, manager mo, di ba? Gay. Tapos ikaw, you looked for someone, a woman, of course. Right, right. Tapos nagagalit siya sa'yo. Well, he has to understand that you know that's, you know, I'm this, I'm not this. Oh, straight. But I mean. Or this, or that. You know, whatever you want to call it. Ano na siguro sa mga gays, dapat hindi sila masyado umasa sa mga lalaki na flirts lang talaga. Lalo na pag guwapo. Naman. Napanghabang panahon. Si Marco naman, Diyos ko, kaasa-asa naman talaga siya. But it kind of depends on if something ever happened between the two of them, though. Mm-hmm. If Marco gave him a reason to think otherwise, then maybe there's something there. But will you enter into such a relationship? No. Okay, very straight. No, because he's straight. Straight. Depends on big the condo is. Okay. Gusto mo ba ituloy pa? Baka naman magaling bumigay ng bata. Hi, nako mga kaibigan. Napakaraming pananaw, ang gandang kwentuhan. Pero yan po'y patikim pa lamang po namin para sa isang hapon ng mas maanghang at mas makatas na Juicy! Welcome back mga ka-freshness! Ito pa rin ang inyong Juicy Monday mga kapatid. At ngayon talagang mas ma-excite kayo sa ating Juicy Monday dahil makakasama natin ang one of the most sought after singer, actress and endorser ng Pilipinas. Ang napakagandang pop star na si Miss Sarah Geronimo. Very good na yung aking magutatutuwa mga fans ni Sarah sa aking intro. Okay, alam nyo mga ka-freshness, talagang si Sarah sobrang sikat. Pati naman ang pagtabas at paggupit ng kanyang buhok ay nagiging issue dahil kaya daw siya nagpagupit ng buhok dahil siya daw ay depressed. Dahil lagi daw siyang deprived sa love life, sa gimmick at kung saan-saan pa. Kaya naman kakausapin natin si Sarah para linawin niyang lahat ito. Watch this. Capital S for success. Malinaw na successful nga ang career ng young singer-actress si Sarah Geronimo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay tinanggihan pa rin ng Japanese immigration ang pagpasok ng dalaga sa bansang Hapon para sa isang show doon. Ano nga bang dahilan, Sarah? Nagka-problema po sa producers. Nakakalungkot, disappointed. Kasi mga tao nagbayad, talagang expected nila na darating kami lahat, kompleto. Sa dami ng projects at endorsement ni Sarah, totoo nga kayang wala na siyang panahon sa kanyang pag-aaral dahil sa sobrang kapaguran. Mahirap po talaga pagsabayan po ngayon. Pero unti-unti naman po ibinabalase. Every Monday, ako, naayos ko yung mga homeworks ko, ganyan, kaaral para sa exams. So unti-unti po, makakayanin naman po yan. Sa sobrang sikat ni Sarah, ultimong pagpapaputol niya ng buhok ay iniintriga. May ongoing contract pa kasi si Sarah sa isang brand ng shampoo. Pero napabalitang kaya raw siya nagpaputol ng buhok ay dahil frustrated daw siya, bunga ng wala raw siyang say sa mga produkto at mga taong iniendorso niya. No, hindi naman out of frustration. Gusto ko lang talagang... gusto ko, oo. May mga naniniwalang senyales daw ng pagre-rebelde ng isang babae ang pagputol ng kanyang buhok. Ito rin kaya ang nais iparating ni Sarah. Siguro kaya nila ini-issue dahil may shampoo commercial ngayon si Sarah, di ba? Kaya siguro sinabi na ongoing contract. Pero lilinawin lang natin dahil yung shampoo commercial naman niya is about damaged hair. Last year, ito ata yung pampahaba. So I think pwede naman sigurong putulin yung buhok and it's for a cause naman. Yes. So okay naman siguro yun. Ano yun? Parang hinamin niya na nagre-rebelde siya? Parang opo. Parang hindi malinaw sa akin yun. Parang nagre-rebelde ka nga ba? Opo. Pero bakit kaya? Mamaya lang yung pagdating sa akin ha. Context. Ganun ang dating sa akin. Gusto niya iparating sa mga tao na hindi siya depressed at hindi siya frustrated. Pero nagre-rebelde. Pero hindi yun sa paggupit ng buhok. Siyempre mga girls, di ba parang ano, may parang mahal-mahal nila yung hair nila. Kaya pag may ginawa ka something, is either may nagbago sa buhay mo or may gusto ka palang gawin. Kung paano nga isang lalaki, pag depressed, bumibili ng kotse. Oh, tama. Di ba? Wala akong buhok. Ay, ibang klase naman yung kay Casey, di ba? Forever. Pero, sino ba deprived sa love life? Ano bang alam niyo tungkol sa love life ni ano? Oo, alam ko din naman ni Aver, di ba? Hindi. Ayon sa aking mga reliable source. Meron yes, pa na rin. May reliable source ako. Actually, sige, sabihin na natin. I think mismo galing to kay Aver na wala na talaga sila ni Sarah. I think medyo naglaylo na sila dahil ayaw talaga at wala talagang time. I think ever since before, never pa silang nakapag-date. Oh, so, naging sila rin? No, I
mean, siguro kahit paano na-pursue siya ni Mr. Raver Cruz, pero parang dahil nga sa nangyari na talagang sobrang hectic ng schedule ni Sarah, parang tas medyo ayaw pa ata ni na Mommy Divine. Oo. So siguro desisyon na lang muna nilang maglaylo muna sa kanila. Ang hirap maging Sarah. O baka kaya siya depressed. Mm-hmm. Hindi naman. Pero bagay naman sa kanya yung hair, yung look. O laging tama ang kanyang gupit. Ang galing-galing niya. Na Chrissy, feeling ko dapat si Chrissy kailangan luwagan niya schedule niya. Napakabata niya pa, parang all work tas walang play. Diyos ko, yung kumain nga ng tsokolate, bawal. Nasa control ba ni Sarah yun? Ano po yun? Nasa control ba ni Sarah yun? Yun nga parang ang pangit na feeling na wala kang control sa mga gagawin mo. Na lahat, yung mga Tito Edgar, saan ka naman nakakita sa States pagka merong concert ng Champions, di ba? Lahat kumakain ng ice cream, kumakain ng chocolate, pero si Sarah, nakatingin lang, lumulunok lang. Kasi makasisira nga sa kanyang boses. Ayon sa kanyang ina. Lalo na may chicharon kasi nakakamalat daw yun saka mangga. Ano pa kaya kakainin ni Sarah para mabuhay siya? Tubig. Hangin. Diba? Hangin. Pero ang tubig niya, Evian. Ay, Taray. Oh. Dahil ang hirap paging Sarah Ironimo. Sikat na sikat ka, nasa itaas ka. Pero pag nag-iisa na lang siguro siya, nalulungkot siya. No? I feel sorry for Sarah. I mean, she's mas maswerte pa sa kanya si Sarah Balabagan. Pero alam mo na may question ako sa mind ko about Sarah. Meron na ba siyang sariling ba? Oo naman. Meron. Sa Charvel, meron na. Mga magkano kaya? Ay, malaki, Tito Edgar. Sa pagkakaalam ko, ayon sa aking informante, wow! Nabili din yung isa pang lote sa likod. Okay. Humaba na ng humaba. In fairness, napakagaling humawak ng pera ng kanyang mga magulang. In fairness. Lahat ng kinikita niya, nagtatayo sila ng negosyo. Yun nga lang, kapag nag-iisa na lang siguro si Sarah Ironimo, gusto rin niya ng isang buhay ng isang normal na teenager. So he deserves to be happy, di ba? Oo naman. Kami na rin na gag-guide siya ng parents niya. Pero once nag-snap si Sarah, I mean, sana hindi naman. Pero, syempre, lahat naman ng tao may limit, di ba? Pag na-reach siya na yung limit na yun, hindi natin alam kung ano gagawin niya. Hindi ba si Jolina? Si Jolina Magdangal, nililista ni Daddy June sa kanang mami niya, pati pinambili ng flowers, ng candy. Meron silang libro, noon. Grabe na po yun. I feel sorry for Britney Spears. For Sarah Ronimo. Because, like, you know, she is the apple of everybody's eye. Yeah. She is the biggest endorser. She is a huge star in her in her network. So everything that she does is very much criticized, and her mom's the one who's doing all of this to her. So like she cannot do anything wrong because she has all of these things going on for her. Mm-hmm. And I feel sorry for look what happened to Britney Spears. Ever since she was a young child, she was the breadwinner for her family. She was the big star. And then all of a sudden Britney Spears snapped. Yes. She shaved her head. She went crazy, yes. And I rebelde. Yes, and I did shave my head because I'm sad. Oh, pero sana hindi naman mangyari yung kay Sarah kasi hindi nalaman. Possible naman mangyari yun. Hindi, pero... Pero hopefully hindi. Nakikita ko naman si Sarah with Tito Divine kasi nakasama ko siya before sa show. Very spoiled naman siya kay Mommy Divine. Inano nga lang na kontrolado siya ni Mommy Divine. Pero pag may gusto si Sarah, kunwari gusto niya sinigang na baboy, pagluluto talaga siya ni... At inuuwi yung mga talaga pwede, siya. Yung hindi makakaapekto sa kanyang boses. At saka yung health niya talagang very... Pag may sakit sa paligid na ko si Sarah, very isolated na dahil ayaw mahahawa. At syempre, sino pa bang mas magmamalasakit kay Sarah kundi ang pamilya niya. Natama lang. Oo naman siguro. Mm. May experience din ako kay Sarah sa sa isang show. Anong experience ito? Mabait naman sa akin yung mami niya. At syempre, hindi ko naman kine-question yung love ng mami niya. Malamang mahal na mahal niya si Sarah. Pero ang nangyari, basta nung sa isang show sa kabila, nagka-technical problem. Tapos kailangan namin mag-stop, mag-taping. So nagkakaraoke kami lahat. Wow, kasaya-saya. Tapos si Sarah wala doon. So tinawag ko si Sarah sa dressing room na para Sarah tara kanta tayo. Para si Sarah nakita ko yung mukha, yung excitement kasi bilang singer siya. Tapos yung mami niya sabi niya, hindi pwede kasi may recording pa siya bukas. Tapos nakita ko rin yung disappointment pagkatapos. Gustong maging normal nung bata. Mm-hmm. Pero hindi kami po pwede dahil sa kanyang kapasidad, imahe, di ba? At saka siya yung nabablind item. Siya yung young actor singer na nung pumunta yung nanay sa kotse, kumain ng maraming chocolate sa isang dressing room ng isang malaking network. Tapos, alam mo, nung padating na yung nanay, pumunta na lang sa gripo at doon siya uminom ng uminom at nagmumog para walang mapansin yung nanay na kumain siya ng chocolate. Kawawa naman. Diba? Ay, grabe. Kumikita ka ng milyones, tapos isang maliit na bagay,
di ba? Madedeprive pa. Mm-hmm. Pero sabi nga ni Mami Divine, pinababayaan lang namin siya sa mga bagay na dapat sa kanya, pero pag makasasama, pinipigil namin. Tama lang naman din yun. Mm-hmm. Dahil sobrang success ni Sarah, baka hindi niya makayanan. Kaya nandiyan si Mami Divine. Correct. Pero alam ko, na ni Christy, pinapayagan na siyang manood ng sine with sina Rachel Yang. Pinapayagan siya. Although nandun si Mami Divine sa same mall, pero I think pinapayagan na rin siya.